Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Sa panahon ngayon, hindi lahat nakukuha sa tingin-tingin lang. Maging smart farmer gamit ang Yara Farm Weather App. Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Madali lang itong gamitin. Ihanda ang iyong smartphone. Gumagana ang app sa iPhone at Android phones. Kung ang phone mo ay Android, siguraduhin na ito ay Android version 5.0 pataas. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay may latest version ng kahit anong browser. Tiyakin na updated ang iyong browser sa Google Play Store para gumana ang app. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay nakabukas ang lokasyon at nakaset sa Pilipinas. Step 1. I-download ang Yara Farm Weather app mula sa Google Play Store. Libre ang app na ito. Step 2. Buksan ang app at i-set up ito. Step 3. I-on ang lokasyon at i-set ito. Payo namin, pumuesto ka sa iyong lupain para eksaktong lokasyon ang marehistro sa app. Step 4. Kumpirmahin at pangalanan ang lugar na ito. Pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang lokasyon ng mga lupain. Congratulations! Naka-setup na ang iyong Farm Weather app. Dito sa Daily View ay makikita mo ang mahalagang impormasyon sa isang tingin lamang. Ang lagay ng panahon, ang temperatura, kahalumigmigan o humidity, at direksyon at lakas ng hangin. Makikita mo rin ang lagay ng panahon sa parating na linggo. Hindi lang yan, marami pang kayang gawin ang Yara Farm Weather app. Sa Season tab ay makikita mo ang lagay ng panahon sa nakalipas na 30 araw at sa parating na 15 araw. Sa Rain tab naman ay makikita mo ang updates kung may parating na pag-ulan. Kayang-kayang paghandaan ang irigasyon ng iyong lupain. Maaari mo ring ibahin ang wika, Tagalog man or English. Maaari ka ring magbigay ng komento o feedback upang mapagbuti pa namin ang app. Hindi lang yan, pwede ka pa mag-share ng lagay ng panahon sa mga kapwa mong magsasaka at landowners. At pwede mo pang ilagay ang inyong mga pananim at sukat ng inyong taniman. Maaari mong
mong piliin ang angkop na unit ng pagsukat sa settings tab. Farming got smarter dahil sa Yara Farm Weather App. Maging smart farmer na. Bisitahin ang Yara Philippines sa Facebook para sa dagdag na impormasyon. Sa bawat sasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa, anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers Philippines. Okay, magandang tanghali po mga kayara. Nandito na naman po kami para po magbigay sa inyo ng mga kaalaman para po makatulong doon sa inyong mga pagsasaka. Ako nga po pala si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. So, ngayong araw pong ito, ang ating pong tatalakayin ay yung tinatawag nating pagtugon sa mga hamon sa pag-aalaga ng talong. Kasi alam naman natin ngayon, marami nagtatanim ng talong pero ang dami pong nagiging problema ngayon. So, bibigyan po natin sila ng mga recommendations para po natin matulungan sila na maharap yung mga nagiging problema nila sa larangan ng pagtatanim po ng talong. Okay, so bilang panimula po, kagaya po ng mga dating presentations na ginagawa natin, magbibigay po ako sa inyo ng mga kaunting paalala para po naman doon sa pag-iingat natin kailangan gawin para po tayo ay hindi mahawa ng coronavirus. Okay, ugaliin po natin maghugas ng kamay sa tamang pamamaraan. Pag kahugas po, pwede po tayong mag-sanitize ng alcohol. Iwasan po nating hawakan ang mukha, bibig at mata dahil posible po na dito dumaan yung virus papasok sa ating katawan. Takpan po natin ang bibig at saka ang ilong kapag ka po tayo ay babahing at saka uubo. Panatiliin natin ang kalinisan ng katawan, yun din pong kalusugan sa pamamagitan po ng paliligo at saka po pag-exercise. At kung tayo may kakausapin po, i-observe po natin yung social distancing na 1 hanggang 2 metro. At tayo po ay umiwas o lumayo sa mga taong may sakit. Okay. Isa sa pinakamagandang or pinakamaraming farmer na nagtatanim sa ngayon ay yung nagtatanim ng talong. Pero napakalaki ng hamon doon sa pagtatanim ng talong. Makikita mo dyan sa nakaharap na slide sa inyo, ang isa sa pinaka, hindi lang po fruit and shoot borer, makikita nyo, meron tayong problema. Fruit and shoot borer, leaf hoppers, white flies, sa thrips, sa aphids, sa cutworm. Yan yung mga nakikita nilang mga problema po. Kita ninyo, sa seedbed pa lang, tatamaan na kayo, meron ng gustong kumain ng inyong nakatanim. Tapos pag na-transplant po, ayan, unti-unti pong lilipat yan. Mag-iiba-iba ng mga peste. At ang ating bibigyan po nating pansin ngayon, yung pag-control po ng tinatawag nating fruit and shoot borer. Ayan, okay. Ang fruit and shoot borer, ito po yung tinatawag nating the most damaging, makapaminsala sa pag-aalaga po ng talong. Kasi yan po ay kahit halimbawa bagong tanim pa lang, mga 2 linggo pa lang po, meron na kayong magiging problema dyan. At 2 hanggang 3 linggo, umaatake na po yan. Ang unang ginagawa po niyan, kahit kayo walang bunga, kasi akala nung iba, fruit and shoot borer, nandun lang sa bunga. Pero hindi po. Kung wala pa kayong bunga, talbos, tatamaan po niyan. Sisirain niya yung talbos. Kasi talbos, malambot po yan, madaling pasukin. Kaya yun po yung tinatarget niya. Tapos pag nagkabunga na kayo, ayan, bunga, doon na niya, mas preferred niya yung bunga kesa doon sa talbos. Kaya lang, kung wala pong bunga, talbos muna ang kanyang atakihin. At yung kawalan po ng magsasaka kapag ka po hindi na control itong problemang ito, mula 50% hanggang doon sa napakasakit na 100%. Okay, so aralin natin o unawain natin ano ba yung behavior nitong ating kinaiinisan na fruit and shoot borer. Okay,
Itong insektong ito, yan po ay nocturnal. So, aktibo siya sa gabi. Okay? Yung ating tinatawag na moth o yung parang paro-paro, yan po ay nabubuhay ng mga around 6 days. Okay, doon sa 6 na araw na pamumuhay niyan, itlog yan ng itlog. Sige ng itlog yan. Ang itlog po niyan, pwedeng isa-isa niyang inilalagay o minsan bagsakan niya, magbabagsak ng marami po yan. Okay, tapos po pagkaraan ng mga 3 hanggang 4 na araw, ayan, mapipisa yung itlog. Pag napisa yung itlog, gutom po yung uod niya, maliliit po yan. Dali-dali po yung hahanap ng makakain. Kung walang bunga, ayun, papasokin niyan yung talbos. Pero kung may bunga, pasok po yan doon sa bunga. Mas gusto niya, pupunta yan po doon sa bunga. Okay, may kinalaman yung tinatawag nating environmental condition. Yung mainit na panahon at saka hindi masyadong maulan. Diyan matindi yung problema ng tinatawag nating fruit and shoot borer. Kasi ang nagiging cycle niyan, merong specific number of days eh. Pero kung ganito yung panahon, mainit, tapos hindi masyadong mataas yung humidity or hindi masyadong nag-uulan, iikli yun hanggang doon sa punto na 22 days. Okay. Ang pinakamahaba diyang buhay niya niyang fruit and shoot borer, yung tinatawag nating uod siya. Umaabot siya ng 19 días. Kaya kita mo yan, 19 días, napakatindi. Isang uod, 19 días na mayroon siyang pagkakataong sirain yung nakatanim mo. At overall, ang kanyang buhay ay 22 days kung paborable ang kondisyon. 31 days kung halimbawa naman medyo hindi paborable yung matagal yung kanyang cycle. Okay, ganito. Yung problema nating fruit and shoot borer, ang ating kailangan targeting diyan, ang kontrolin natin yung tinatawag nating babaeng fruit and shoot borer. Kasi yung babae yung nangingitlog, yung lalaki yun lang yung nagiging dahilan kaya nangingitlog yon. So, kailangan natin bigyan pansin or tuunang pansin yung tinatawag nating babaeng fruit and shoot borer. Mamaya, tatalakayin natin isa-isa yan. Okay. So, ang pinsala na makikita mo doon sa pag ikaw ay tinamaan ng fruit and shoot borer, ayan, sa vegetative stage, wala ka pang bunga, titirahin yan yung talbos. Talbos dahil nga yung talbos malambot, madaling mapasok yon. So, kapag ka yung talbos mo ay naapektuhan, mangyayari po niyan, bumababa yung chance mo na magkaroon ka ng bulaklak at bunga. Kasi nga, yung talbo, yung bulaklak at bunga, nandun yun, doon nagmumula yun sa talbos eh. Hindi yun nagmumula dito sa mga matandang bahagi ng talong. So, yun, antimano, babawasan ka na doon. Kaya kahit wala pang bunga, prepara ka na dapat para hindi mabawasan yung talbos ng iyong talong. Ngayon, pag bumubunga na, ayan, tutusok na yan. Kahit bulaklak o bunga, ayan, paborito niyan, bulaklak, uubusin niya yung bulaklak mo. O kaya tatapyas-tapyasan yan, pag natapyasan na, ang mangyayari niyan, hindi na yun magiging bunga. Sa bunga naman, tutusokin yan. Okay, merong matatalinong kan eh. Mga uod, yung masyadong maliit pa, pagpasok noon, yung pinasukan niya, yun ay gagaling. So, pag ikaw naman bumibili sa palengke, supermarket, titingnan mong ganun, uy, makinis, walang butas, bili. Pagdating, paggayat mo sa bahay, magugulat ka, naku, meron lamang sa loob, merong free. Pero kalimitan dyan, kapag ka binutas na yan, lalo malaki yung uod na bumutas na dun sa loob, yung kanyang dumi, makikita mo lumalabas dun sa butas. So, yung malayo pa lang makikita mo, senyalis yan, buhay yung uod sa loob. Okay. Ito yung damage niya, yung talbos o hinati. Tingnan mo, binaak yan. Makikita mo, nandun yung uod sa loob. Tapos, makikita mo yan. Kung hindi mo makikita yung uod, magugulat ka. Bakit biglang nalalanta yung talbos mo? So, pag biglang nalanta yan, yun. Most probably, meron kang lamang uod. Kasi ang ginagawa niya, kakainin yung uod, yung loob. Yung dinadaan ng sustansya, dinadaanan ng tubig para lumaki yung talbos natin. So, kung wala ng sustansya, hindi makadalo yung tubig pataas, yan na yung mangyayari, malalanta hanggang mamatay na yan. Okay. Sa bulaklak naman, ito makikita mo, oh, kahit bulaklak, tinitira niyan. Ayun, oh, nandun sa mayroong bahagi ng tinatawag nating anter. Ayan.
pagka sumobra na yung kain nila, ubos yung petals niyan. At tapos, yung prutas natin o yung mismong talong, makikita mo, merong mga talong na biglang kumukulot. Sasabihin nila, bagong variety yata ito. Kaya iba ang klase. Pero ang dahilan po niyan, natusok yan. Kaya nung lumalaki yung talong, medyo iba po yung nagiging puwersa doon sa development ng talong, yung merong tinusukan, hindi nagde-develop yung kaya nga po bumabaluktot po yung talong nating aanihin. At eto po, doon sa mga ating inaasam-asam na aanihin na, ayan, tatama ang bubutasin po yan. Talagang sa mga pagkakataon po, hindi lang isa ang makikita niyo sa loob kapag ka po hindi epektibo yung ating ginagawang strategy para mapatay po yan, tinatawag nating uod na yan. Okay, pag binaak mo, makakakita ka 3 hanggang 5. At kapag ka ganun na yung klase, wala ka nang maisasalba doon sa talong na iyong dapat ay iluluto. Okay, so ang mga magsasaka, antimano, kapag ka nakita nila na mayroong senyalis na ng fruit and shoot borer, ke bunga yan, ke talbos yan, antimano, lundag yan doon sa tinatawag nating chemical control. Yan yung first defense na ginagawa ng mga farmer. Antimano, ang iisipin yan, mag-i-spray ako. Okay, alam mo ba ang spraying cycle ng ginagawa ng farmer? Okay, in 5 to 6 months, 58 cycles. Biro mo 58 cycles sabihin mo na 6 na buwan. 58 na beses na nagpapa-spray siya. Ang frequency ng spraying na niyan, 2 hanggang 3 araw. Can you imagine that? Ano ang 6 ng talong? 3 hanggang 4 na araw. So most probably, kai-spray pa lang yan, aanihin, ikaw naman, bibili ka. So yun, andun yung issue ng residue. Okay. So, yung 58 spraying cycles, 58 beses ka na nag-spray, in 5 to 6 months, overall, ang approximate nila doon, 41 litro ng insecticide na gagamitin. Biruin mo 41 divided by 24. Ilan yan? Ilang karton yan? So, halos 4. Grabe, ang dami. And then, dahil nga 41 liters, kasi yung ginagamit naman nila mga pestisidyo, hindi basta patakbuhin yan, mamahalin yan. Kasi kapag ka fruit and shoot borer ang iyong kukontrolin, kailangan systemic. Yung bang sinasabi natin na kahit hindi mo tamaan yung peste, papasok yan doon sa talong, sa ugat, sa tangkay, sa dahon, sa bulaklak, kay malaki yung bunga ng talong, kay maliit, pasok yan, talab yan sa loob. Kasi ang intention natin doon, kapag tinurok yan, mamamatay yung tinatawag nating mga uod. Kasi meron ng gamot yung or meron ng tinatawag na insecticide yung loob ng ating mga parte ng halaman. Kahit anong parte ng halaman yan, basta systemic ang ginamit mo, ayan. Basta kinagat niya yan, tinurok niya yan, mamamatay. Mientras kung ang gagamitin mo lang ay yung tinatawag nating contact, kailangan mo tamaan. Magaling din naman yung contact, kaya lang ang disadvantage noon, kailangan mong tamaan yung peste. Eh, papaano kung hindi mo tinamaan? Kasi sinabi nga natin kanina, nocturnal yan. Yung paro-paro, gabi yan ang nangingitlog, gabi yan gumagala. Kasi nga, ang sinasabi ko rin nga sa mga farmer noon, sa may mga talungan, kung gusto mong malaman ang estado ng fruit and shoot borer sa inyo, tingnan mo yung tinatawag nating lumilipad sa ilaw ninyo kapag kagabi. Kasi gabi, kung nocturnal yan, lalapit yan doon sa may ilaw. At yun ang magiging indikasyon sa inyo, kailangan maghanda na ako. Kasi maraming lumilipad. Paglipad niyan, ibig sabihin niya, nakapangitlog na o nangingitlog na yan. So, alerto tayo para makapagbigay na tayo ng mga alternative para pa alternative control measures para po doon. Okay, sa pag-i-spray ng chemical, ayan, meron tayong issue dyan. Kasi nga, malimit ang harvesting, malimit ang spray. So, ano yun? Okay. Yung sinabi ko kanina, 41 liters na ini-spray. So, ang taas ng kanyang, ang dami mong ginagamit na chemical. So, tapon sa environment. Okay. Ang mga farmer, hindi mo naman masisi na hindi mag-i-spray. Kasi, kita niya, senyalis na agad eh. Pag nakita niya yung halaman, naku, talbos. Pag nag-iikot, may bunga na. Naku, merong tumutulo doon sa tabi o merong lumalabas na parang maitim na kusot. So, senyalis yun na mayroong uod. Eh, kabuhayan ko ito. Masisisi mo ba farmer na hindi mag-spray? Kasi pag hindi nag-spray, ayun, hindi aane. Walang kikitain. Paano yung kabuhayan niya? Okay? So,
Yung pagpo-produce ngayon yan, dahil nga malimit ang spray mo, malaki yung gastos. Hindi mo murahin ang mga chemical na ginagamit dyan, mamahalin pa. Eh, ganito pa nga, meron pa ngang issue dyan na yung iba gumagamit na noong pinatawag nating mga illegal. Yung mga smuggled, bakit? Kasi sinasabi nila, sir, eh wala akong magagawa, hindi na kaya nung aking mga ginagamit na pamatay ng protein shoot borer. Eh may nag-aalok na ganito. Mahal sir, pero epektibo na nga, epektibo naman. Pero sinasabi ko nga sa kanila, sir, hindi po yan rehistrado sa FPA. Hindi natin alam kung ano ang laman po niyan. Kasi, okay, epektibo nga. Eh papaano kung halimbawa yung chemical na ginamit is cyanide? Oh, may matitira yun kasi ang harvesting niyan ay 3 to 4 days. Pag spray mo, halimbawa, nag-spray ka ng ika-third day, fourth day, nag-ani ka, ay may natira yun doon. Eh, ang talong naman, pag dinala mo yan sa merkado, in 3 days time, maximum na siguro yun. Bili na yan, nasa mako na yan, nasa hapagkainan na yan. So, nandoon yung residue. Kaya, iingatan din po natin, isaisip din naman natin, yung kondisyon or yung mga kapakanan ng mga bibili. Kasi, hindi pwedeng bara-bara. Okay, aani ka nga. Pero, putting at risk naman yung mga consumers mo. Okay? So, bukod doon sa hindi doon sa paggamit ng chemical na magastos siya dahil sa maraming spraying, hindi pwedeng ma-spray dahil hindi mag-aani. Kung hindi mo i-monitor o gagawa ng magandang programa yung pag-i-spray mo, dyan papasok ngayon yung tinatawag nating pagkakaroon ng insekto na tinatawag nating immune o insect resistance. Maaring magkaroon pa rin ng pagkakataon na makakadevelop ka ng isang peste. Kasi bawat peste, meron yung tinatawag ng mga predator. Pag nag-i-spray tayo kay predator, kay kakampi, kay kalaban, dala lahat yan, mamamatay lahat yan. So, mangyayari niyan, yung mga dapat na hindi dumadami, makakadami kasi inuubos mo yung natural enemies niyan, yung mga predators na tinatawag natin. So, andoon yung issue na magke-create ka na naman ng isang peste na baka in the coming season magiging mas grabe dun sa problema mo sa fruit and shoot borer. Okay, so ang pagmamanage ng fruit and shoot borer, marami yan eh. So, i-discuss natin isa-isa yan. Okay, isa sa nakikita, bali kasi ang ginawa ko, lahat ng mga researches na ginawa nila against fruit and shoot borer, binalikan ko yun. Kasi sabi ko, kalimitan kasi doon sa mga research, hindi nabubuklat. Magaganda yung mga research nila nasa internet. Eh, sabi ko, pararatingin ko ito sa magsasaka. Kasi alam ko ang sakit ng ulo nila na dinaranas kapag ka eto dumarating yung panahon ng pagtatanim ng talong. O sabi ko, sige, tingnan ko lahat yan. Tingnan ko yung mga inilalahad ng ating mga scientifico. Ano yung pinakamagandang pang-control dito sa ating fruit and shoot borer? O, isa sa nakita ko po pag re-release ng trichogramma. Okay, ang group, alam ko, ang NCPC nito noon o yung merong branch ng gobyerno na nagbibigay po nito ng libre. Ito po ang insekto pong ito, ang ginagawa po nito ay kinakain niya yung kwan, kinakain niya yung itlog. So hindi makakapisa yun. Minsan nga po pati yung kwan, pati yung uod mismo, yung maliliit na uod, kakainin din po niyan. Meron din tayong tinatawag na earwig. Ang earwig, kalimitan kasi, ito maganda yung sa maes. Pero ngayon, kasama na rin po ito doon sa tinatawag natin na pagtatanim ng talong. Kagandahan po nito, ang earwig po ito, isang predator po ito, isang kakampi natin, beneficial insect na gustong kumain ng aphids, red spider mites, at saka po yung bago maging paro-paro, yung uod na magiging paro-paro. Yan, yan ang gustong-gusto po niyang kainin. Okay. Ngayon, minumungkahin na rin na sa kwan, sa pagtatanim ng talong, magandang magtanim ng botanicals. Mamaya, aalamin natin, ano bang botanical ang maganda? Kasi yung botanical, mayroon niyang tinatawag natin, nagre-release yan ng amoy. Pag nagre-release yan ng amoy, may mga insekto, kagaya nitong fruit and shoot borer, ayaw niya ng amoy na yun. Pag ayaw niya yun, lalayo siya doon sa lugar na may tanim ng botanicals. Okay, gumaganda at gumaganda ang epekto ng paggamit ng neem extract. Isa sa magandang botanical yan. Meron ding lang kawas extract pero hindi pa masyadong sikat ito. Ang pinakasikat ngayon, yung neem extract. Okay, India ang the biggest producer niyan.
at makakakita kayo sa market, mayroong price ang low end, mid end, at saka yung high end. Pero suma total, paggamit po noong NIM doon sa paglaban natin, lalo na kung bumubunga na yung talong mo, namumulaklak, bumubunga, kasi po itong NIM insecticide na to, anti-fidant, hindi niya iniinganyo na kumain yung uod kapag ka po may na-sprayan yan. Growth regulator, hindi niya pinapalaki yung insekto. Kasi itong tinatawag nating neem extract na to, ang kagandahan nito po kasi talaga 100% organic ito. Insecticide yan ha, fungicide yan, nematicide. So, three products in one. Kaya lang ang question dyan, merong maganda talaga sa merkado. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung anong brand. Kaya lang, grabe sir, ang mahal. Pero sabi naman nila, nung iba na nakakuan, lalo high value crops yung tinatanim nila, sir, kahit mahal, nakita naman namin epektibo. So, that would balance na lang. Tingnan na lang ninyo kung halimbawa, pag ito yung ginamit ninyo, maganda yung epekto. How will it be doon sa magiging tawag natin investment ninyo doon sa inyong pag-aalaga po ng talong. Okay. Pruning and sanitation. Ito rin po. Maganda rin yung discussion dito. Pruning and sanitation. Bakit? Mamaya, sasabihin ko po sa inyo yan. At yung paggamit ng mga attractants or sex pheromones. Kanina, sinabi ko po sa inyo, ang kailangan nating bantayan dyan, yung babae, para, kasi mangingitlog yan. Pero, paano mangingitlog yung babae? Kailangan si lalaki. So, kailangan natin, paggamit ng pheromones, huhulihin natin yung mga lalaki para si babae, hindi manganganak, wala siyang kapartner para siya ay makapag-produce ng itlog. Okay. So, ngayon, yung unang-una, physical control, yung sinasabi nating pruning and sanitation. Yan. Ang pinakamaganda ngayon, nire-recommenda na ito, talaga proven and tested ko na doon sa mga nagtanim in the last 6 months. Kasi sinasabi ko sa kanila, kapag ka kayo ay nakakita ng fruit and shoot borer, yung kwan pa lang ha, talbos pa lang. Talbos pa lang, hindi pa natin pinag-uusapan yung bunga. Kailangan gupitin, ipunin sa timba habang naglalakad kayo doon, ipunin. Kung may bunga na, gupitin, ipunin. Yan. Yun ang kwan. Kailangan ipunin mo yun, ha? Kasi, ang kailangan mong gawin dyan, sunugin. Kung halimbawa, ayaw mong sunugin, pasagasaan mo na lang, ilagay mo sa highway, pasagasaan mo para madurog yan. Kasi, yung kwan yan, yung aalisin mong tangkay, may laman sa loob na uod yun. Yung aalisin mong bunga, may laman sa uod, buhay yun. Kung yun, basta mo itatapon dyan sa baba ng puno, magiging paru-paro yan. So, ang habol natin doon, yung magiging paru-paro, babawasan natin yung potential population na magiging paru-paro. So, yan yung ating discarded dyan para hindi siya or mabawasan yung magiging paru-paro. Kay babae yan, kay lalaki yan. Okay. Ang pruning na nire-recommenda namin dyan every week. Pero if you can do every 4 days, mas maganda. Kasi ang labas naman yan ay malimit din. So mas maganda 4 days. Masyado namang malapit yung 3 days. 4 days, okay na yun. 4 to 5 days. Okay, tanda ninyo ha. Pag kayo'y magpuputol ng talbos, siguraduhin lang ninyo pag pinutol ninyo, nandun yung uod. Baka mamaya sasabihin mo, maikli lang ang putol. Oh, pinutol mo, andun pala. Ay nako, hindi po magiging epektibo yung ating diskarte na ginagawa. Basta gawan nyo, haba-habaan nyo ng kaunti pagputol nyo. Huwag kayong mag-alala, susupang yun. Pagka ganun, pag pinutol ninyo yun, yung tinatawag nating apical dominance, magtatalbos po yan ng bago. So magkakaroon na naman kayo ng tsansa na sumibol na naman po yun, magkaroon kayo ng bulaklak at bunga. Okay. Yung practice pong ito, lalo na kung halimbawa tabi-tabi kayo na farm, kung yan ay ipapractice ng lahat ng farmers na nagtatanim po ng talong, kagandahan po nito, malaking kabawasan po ito doon sa paglipat-lipat ng peste. Hindi maganda yung ikaw lang ang gagawa, yung katabi mo hindi. Kasi ang mangyayari niyan, okay, bumababa yun sa iyo, sa kanya tumataas, lilipat pa rin sa inyo. Kaya dapat magkasundo kayo mga nagtatanim ng talong. Dapat ganun ang gagawin. Kung ano yung ginagawa ninyo na pruning and sanitation, dapat ganun din yung ino-observe niya. Otherwise, hindi kayo magiging matagumpay. Pero kung kayo lang mag-isa yung halimbawa doon sa area na yon, sa nyuga na yon, kayo lang, wala kayo, malayo, kung ilang, 10 kilometro yung layo yung nearest na nagtatanim ng talong, okay po yung gagawin nyo kahit kayo lang po. Okay? So, kapag natapos naman yung season, hindi na natin basta iiwan na lang. Kasi marami ako nakikitang nagtanim ng talong. Okay, tapos na ang season. Nandun, nakatayo.
As in, wala, wala na. Hindi, sasabihin, hindi na inaanihan. Oo, naniniwala kami doon. Hindi nyo inaanihan. Pero, nandun yung uod mo. Andoon pa rin, nag-hibernate pa rin, or nandun. Patuloy yung cycle niya. Mula itlog, uod, magiging paro-paro, ikot ng ikot yun. So, pag ikot ng ikot yun, sasabihin mo, time na magtanim ako, saka mo aalisin. Pag alis mo, magtatanimin ka, patay, nandun. Ginawa mo na, kasi ang gagawin natin, pagka inalis natin yan, gagawin natin yung populasyon nila, ibababa natin sa bare minimum, yung kaunting-kaunti lang. Hindi naman natin yan makukuha na 100%, pero yung pinakamababang level para pag nagtanim ka, maliit yung tsansa mo na sasakit ang ulo mo doon sa fruit and shoot borer. At saka dito, ito sinasabi ko, pheromones. May mga commercially available na attractant yan. Kasi ang ina-attract nito, lalaki, hindi babae. Lalaki ang ita-attract nito. Ang kukunin natin dyan, pupunta siya sa pheromone, kukulihin natin yan, iipunin yan doon. May mga traps doon na kunin. Basta ilalagay dyan. Ang amoy kasi noon, amoy babae. So pag naamoy niya yon, lalapit yan doon, papasok yon. Papasok doon sa iyong container na pag pumasok, hindi na makakalabas. So ayun, mapabawasan natin yung populasyon ng lalaki. So lalaki, pabayaan mo yan na meron niyang kwan. Bahala na si chemical dyan, papatay doon sa babae. Bahala na yung ibang mga control measures. Basta ang gagawin natin, pabababain natin yung tsansa na mangitlog si babaeng fruit and shoot borer. Sa ganung pagkakataon, malaking tulong yon para mabawasan natin significantly yung pagdami ng fruit and shoot borer. Ayun, ngayon, ito yung intercrop approach. Sa intercrop, di nagtanim ka na nga ng talong. Magtatanim ka ngayon, it's either katabi o every 5 o ganun. Basta maglalagay ka ng kakaibang tanim. Okay, ano-ano yung mga yun? Okay, base dun sa nabasa kong literature, isa sa pinakamaganda na yung i-intercrop, itatabi mo doon sa talong, labanos, radish. Ang isa pa rin, magandang resulta, lemongrass. Ayun, makikita mo, magandang resulta rin nun. Okay. Ang epekto nito, kitang-kita mo, matinding epekto in 9 to 6 weeks. 9 to 10 weeks. Yung 9 to 10 weeks, nandun yung nakikita mo na malapit ka ng umani. Pero sinasabi ng iba, hindi ko aanihin yan. Ang gagawin ko na lang, regular intel. Kasi kung sinasabi mo na pinakamaganda yung makikita ko sa in 9 to 10 weeks, hindi ko aanihin yan, sir. Basta itatanim ko yan dyan. Pag nakatanim yan, yan yung tutulong sa akin para mabawasan yung spray mo. Kasi ang nangyayari niyan, mayroong repellent property yan. Yung repellent property ng radish, ang ginagawa noon, dinidiscourage niya yung pag-itlog doon sa prutas at saka po doon sa talbos ng talong. Ang isa pa, yung ko naman, lemongrass, meron niyang amoy. Kasi pag may tanim kang lemongrass, pumasok ka doon sa talungan mo, maamoy mo yung amoy ng tanglad. Lemongrass, tanglad po yun eh. Yun yung nakaka-apekto. Ayaw yun ng fruit and shoot borer. Kapag meron ka ng lemongrass, ayaw niya yun. So kung ayaw niya yun, matamang, hindi yun pupunta, magtitigil doon sa iyong taniman ng talong. So, hindi siya makakapangitlog doon. Okay, isa pa rin magandang rekomendasyon dito, sinasabi nila, okay, aside from putting in or magtatanim ka ng labanos at saka ng lemongrass, magtanim ka ng bush sitaw, magtanim ka ng mung bean. Bakit? Kasi itong dalawang ito, bush sitaw at mung bean, besides putting in additional crops, aanihin mo additional cash crops, nag-a-attract ito ng beneficial insects na pwedeng tumulong sa iyo pagpuksa ng leafhopper, thrips, at saka mites. Tandaan mo, ito, kasi ang mga farmer, 100% ng farmer, masakit ang ulo sa fruit and shoot borer. 20% ng farmer, masakit ang ulo doon sa thrips and mites. Ang chemical control ng thrips and mites, mahal po yan. So, masusolusyonan mo na yung fruit and shoot borer, masusolusyonan mo pa rin, malaking bawas pa rin yung iyong gugugulin para ikaw ay magpa-control ng thrips at saka ng mites. Okay po, ang pag-control po ng eggplant fruit and shoot borer, ang nakikita po dyan, ang sinasabi po dyan sa literature, apat na approach po yan. Okay, paggamit ng parasitoids, nakita ninyo kanina, trichogramma, tapos yung earwig. Okay? Pruning and sanitation. Tatanggalin mo yung infected plant part. Kung halimbawa nalalanta na, sure ka na meron doong fruit and shoot borer, may uod, putulin mo yun. Bunga, ipunin mo yun. Pheromone trap,
huhulihin natin yung mga lalaking talong. Ah, lalaking talong. Yung mga lalaking fruit and shoot borer. At yung last, hindi pwedeng mawala ito. Chemical control. So, kombinasyon yan. Kaya lang, meron tayong issue dito. Okay. Kung gagamit ka ng parasitoid predator, nag-i-spray ka. Disgrace ang malaki yun. Kasi may buhay yun eh. Pag in-spray mo yun, mamamatay. So, ang magandang approach dyan, doon sa early part ng tinatawag natin na buhay ng talong, yung hindi pa critical, yung bagang hindi pa naghahanda ng pamumulaklak, yung ilang weeks pa lang, mga 3-4, ang gagamitin mo doong approach, parasitoid. Kasi doon sa puntong yun, minsan hindi ka pa nag-i-spray doon. Sasabihin mo, ah, masyado bang bata para bigyan ko ng spray. Let the the parasitoids and the predators do its job to help you control the insect. Pag pumasok na yan doon sa pamumulaklak, kasi magpo-pruning and sanitation ka na yan eh. Pagka bunga, yan. Pwede mo nang gamitin yung tatlo. Okay, magse-set ka ng traps, huhulihin ko yung mga lalaking paru-paro. Pruning, alisin ko yung infected. Chemical, sige, bibirahin ko rin ito ng chemical. Yan, magiging maganda. Combination, kasi sa pag-control niyan, huwag kang aasa doon sa isa chemical control lang, hindi. Talo ka doon, ikaw ang talo doon, sasabihin mo, ah, namamatay naman sir. Oo, namamatay, pero tingnan mo gastos mo. Pero kung kombinasyon na ito, malaking kabawasan ito. Dito sa mga tiningnan kong mga data, meron silang sinasabi na isang spraying lang, 3 weeks, bah, magugulat ka noon. Kasi ang spraying ng eggplant farmer, 3 to 4 days. Pero doon sa ginawa nilang pagsusubok na yon, in 3 weeks, one spraying. Pero ni-utilize niya itong mga tinatawag nating mga alternative management program. So, yun, tandaan ninyo ha, huwag kayong aasa lang doon sa isa kasi yun yung hihila ng malaking gastos sa inyo. Subukan ninyo yung tatlo. Hindi ko sasabihin sa inyo na, okay, sige, ito na lang ang gamitin mo. Sumubok muna kayo at makikita nyo ano ba yung epekto. Kagaya nito, pruning and sanitation. Labor lang ang katapat mo rito. Ano ba yung magiging magandang epekto nito pagka ganito ang pan? Mapapansin nyo talaga, bababa yung population. Kasi ito, nasubukan ko na po ito dito sa Alaminos, Laguna. Ito yung pina-employ namin dun sa farmer. Talagang natuwa siya nung kanin. Sabi niya, sir, minsan talagang naliliit ako kasi nakita ko malaki na yung talong. May butas. Ayaw ko sir putulin eh. Pero sabi ko, may laman sa loob yan. May uod. Magiging paru-paro yan. Kailangan patayin natin yan. O di putol-putol. Aba, ano tumatagal eh, sir? Mukhang bumababa yung population ko. Yun yung magandang epekto dun sa paggamit natin ng integrated approach in controlling fruit and shoot borer. Okay. So, ang dito, huwag natin kakalimutan yung pruning at sanitation kasi malaking bagay po ito. Okay. Ito yung ine-emphasize natin. Ito yung bigyan yung pansin ng malaki ngayon kasi total, nag-i-spray na naman kayo eh. Hindi natin naalisin yung spray pero yung pruning and sanitation, i-maximize natin in a week's time or every week, kailangan magputol tayo or alisin natin yung may mga tamang talbos at saka bunga. Okay. Ang paglabas ng peste doon sa ating taniman ng talong, makikita nyo, yan o. Oh. As early as 2 weeks, meron ka ng problema sa leafhopper. 4 weeks, mites, cutworm, so on and so forth. So, ano yung mga pwede kong gamitin dyan? Ayan. Itong sa sheet na to makikita mo, kung halimbawa doon sa una, yung first na control na kailangan ko mag-apply, ano yung i-apply ko dyan? O una, dahil leafhopper ka lang, sucking insect, doon ka mag-apply for sucking insect. Yung pangalawa naman, okay, ang posibleng tatama sa iyo dyan, yung week 4, mites at saka ng cutworm. So, ang gagamitin mo doon for mites and cutworm. O, so, ayun, yung pinakamalami, marami. Fruit and shoot borer, 3, 5, 6, 8, 10, 11, marami na yan. Tapos, darating ka rin dun sa punto na 9 and 12, ayun, combination ng thrips, white flies, borer. Pero, nakalahatag yan, ano yung dapat mong gagamiting mga chemical control measures kung halimbawa pumasok po sila dyan. Yan yung traditional na isa pa lang yung ginagamit nilang approach, chemical lang. Pero mapapansin ninyo kapag ka yung tinawag nating pruning and sanitation, mababago yan. Yung window na tinatawag natin paglabas ng peste, malaking kabawasan po ng dami ng insekto dyan. To the point na sasabihin ninyo, ah sir, baka pwedeng skip ko na dito yung pag-i-spray. Kasi total, mababa. Tingin ko, threshold level. Hindi babagsak ang ani ko kung ito ay hindi ako mag-i-spray dito. So, ayun po. Okay. Ang base doon sa pinakita ko sa inyong previous sa sheet, ito po yung pwede ninyong gamitin. So yan, mga combination na yan ng mga kwan.
active ingredient. Makikita po ninyo. Pero itong programa pong ito, ang nangyayari po nito, naka-arrange din po ito in such a way na mami-minimize po natin yung tinatawag nating emergence ng resistant insect. Kasi nagpapalit-palit na tayo ng tinatawag nating mode of action. Makikita ninyo yung pagpapalit ng mode of action yan, yan yung nagiging dahilan para hindi nagiging or hindi nababawasan yung bisa nung ginagamit nating mga chemical. Kasi base dun sa aking mga nakikita noon, ito mga yung pag-iikot-ikot ko, matagal na naman ako kasi senior na po ako, maraming taon po ako nag-iikot sa bukid. Ang nakikita ko dyan, si farmer, kahit anong tanim, palay, gulay, mais, kung ano yung in-spray niya yung una, hanggang huli po, yun ang gagamitin niya kasi sasabihin niya, oh, magaling naman po ito, be. Tapos, hindi lang yung season na yun, susunod na season, susunod na season. Basta nakakita ng ganong peste, yun at yun ang ginagamit. Eh, unmindful, hindi naman po niya alam na kapag ganon ang ginagawa, nagiging immune yung insekto, dumarating sa punto na dati ang ginagamit niya ay 1/4 liter lang para mapatay ang peste. Aba ngayon eh, 1 liter na, buhay pa yung peste. So, yun po yung dahilan nun. So, para maiwasan yun, palit-palit tayo. Madali lang naman po yan. Pwede kayong sumangguni doon sa binibilhan nyo, tatabihin nyo. Dati, ito yung ginagamit ko. Pwede po nila kayong gabayan or dili kaya yung mga technicians ng mga chemical company, sumangguni kayo sa kanila. Sasabihin mo, sir, ito yung dati kong ginagamit eh. Gusto kong magpalit. Ano bang pwede kong ipalit na hindi ka pareho nito, hindi ka pamilya nito? Gagabayan po kayo noon. Makakakuha kayo ng nararapat na chemical para po pamalit doon sa inyong dating ginagamit. Okay. So, ngayon. Okay. So, natapos tayo doon sa fruit and shoot borer. Ano po? Yun yung pinakamalaking problema. Ngayon, puntahan natin yung soil-borne diseases. Okay. Isa rin sa sakit ng ulo ng mga nagtatanim ng talong, soil-borne disease. Okay, kailan ito lumalabas? Kalimitan po kung halimbawa malimit ang ulan, sobra ang pagdidilig natin, makikita mo mayroon kang problema sa soil-borne disease. Ano yung mga senyales na nakikita dito? Kasi kahit tanungin mo sila, sasabihin nilang ganun, okay, mayroon akong isang puno, nalulungkot. So, ang ibig sabihin nun, nalalanta. Okay, pagpasok ng alas, maybe alas 10, malalanta. Pagdating ng alas 4, uy, nabubuhay ulit. Yun. Yun yung senyales na mayroon kang soil-borne disease. Kasi kay fosario ang maraming klase yung soil-borne disease. Bibigyan ko kayo ng ilang example, ha? Meron kayong fusarium, meron kayong phytophthora, meron kayong rhizoctonia, meron kayong southern blight. Ang mga sakit pong ito, ang ginagawa kasi niyan, di meron kayong tanim. Yung nasa ibabaw ng lupa, yung balat po nung talong na nandun sa ibabaw ng lupa, yun po ang kanyang maapektuhan. So, anong nangyayari niyan? Unti-unti niyang binubulok. So, habang dahan-dahang nabubulok yun, dahan-dahan ding nawawala ng tsansa na makaakyat yung tubig. Kaya, tingnan nyo, di ba pagka mainit, kailangan mag-transpire ng halaman, kailangan niya maraming tubig. Eh, kung hindi na makadaan yung tubig doon, ang nangyayari niya, tendency niyan, malulungkot. Okay, pagdating ng hapon, hindi na masyadong mainit, oy, hindi na niya kailangan masyado ang tubig. Ayun, buhay na naman ulit. Pero, yung apat na yan po, yung tinatawag niyang girdling ang ginagawa niya. Papatayin niya yung balat, pag namatay yung balat, yun na, problema na niyan, papaano aakyat yung tubig. Eh, ang tubig, dala niyan yung sustansya. So, mangyayari niyan, kung dala niyan yung sustansya, hindi na malusog yung halaman mo, kalaunan niyan, kapag ka hindi na correct yun, hindi napigil yung pagkabulok ng balat nung nakatanim na talong, mamamatay po yan. Okay, yung mga nabanggit ko kanina ng mga disease, okay, dalawa yung ating causal organism dyan eh, fungus at saka bacteria. Kung southern wilt, okay, fungus yan. Pythium, fusarium, fungus. Phytophthora, rhizoctonia, fungus yan. Yung bacterial wilt, ito yung ating kailangang maiingatan. Kasi bacterial wilt, wala pong commercially available dito sa Philippines ngayon na bacteria. Yung mga sinasabi nila na copper-based fungicide, yun ang gagamitin, kiniklaim nila na bactericide, hindi po. Ang tinatawag nating mga copper-based fungicide, ang ginagawa lang po niyan, pinababaga lang niya yung rate of infection nung inyong bacteria doon sa lupa. Buhay pa rin po yung bacteria, kaya lang po bumabagal. So, ngayon, yung mga fungus po, ayan, maraming commercially available na pwede nating gamitin po dyan. Okay, marami tayong mabibili dyan. So, may mga nagtatanong na, sir, paano kung malalaman kung bacteria o fungus yan? Madali lang po yun.
Halimbawa, meron kayong isang puno ng talong. Okay, nalanta. Mamatay na. Putulin po ninyo yun. Isawsaw nyo sa tubig. Di, halimbawa, bote ng mineral water, lagyan nyo ng tubig. Yung pinutol po ninyo, isawsaw po ninyo doon. Tingnan nyo, 5 minutes. Kung merong aagos po doon na kulay puti na parang gatas, bacterial wilt po yun. Okay, kung bacterial wilt yun, sakit ang ulo natin kasi wala tayong magagamit dyan na remedyong direktamente para mapatay yun. Ang pwedeng gamitin natin doon, pwedeng tinatawag niyan yung mga copper-based fungicide, pero asahan po ninyo, buhay pa rin yung bakterya. Pero kung halimbawa, nilagay ninyo, walang umagos na puti, hindi naging lumabo yung tubig, fungus, madali yan. Ito yung ating solusyon dyan. Okay, kung fungal soil-borne disease ang kailangan natin, ang ating problema, ayan, pwedeng copper, pwedeng metalaxyl mancozeb, carbendazim, difenoconazole, pyraclostrabin. Yan, pwedeng yung gamitin po yan. Okay, bakit, sinasabi rin nila, nagtatanong din yung mga magsasaka, bakit ba dumadami ito pag tag-ulan? Kasi yung tinatawag nating mga fungal organisms dito, yung bakterya na to, kapag ka po umuulan, ang tendency niyan, bumababa yung level ng oxygen sa lupa. Pag bumaba yung oxygen sa lupa, gustong-gusto niyang ating mga kalaban na yan. So, dadami yan at dadami. Mayroon tayong mga beneficial microorganisms din doon. Pero yung kondisyon na nangyayari kapag ka malimit ang ulan, sobra ang pagdidilig, mababa ang oxygen concentration, ang dumadami doon, nagdo-dominate doon, yung mga tinatawag nating mga soil-borne diseases na yan. Kaya, sinasabi nga namin, kung halimbawa meron tayo yan, kailangan yan ay bunutin mo, ilabas mo doon sa iyong taniman. Kasi kalimitan ang dilig ng farmer, furrow irrigation. Anong ibig sabihin noon? Pinapaagos mo yung tubig para makarating doon sa dulo. Pag pinaagos mo yung tubig, mapapansin mo yung merong sakit, pupunta yan doon sa mga dadaanan ng tubig. Madaling mahawa yan. Isa pa rin nakakahawa dyan. Okay, di halimbawa, nagpuprun kayo. Yung pagpuprun mo, pag ginupit mo yung may sakit na halaman, iginupit mo doon sa susunod na halaman, tapos lipat, ikaw mismo naglipat nung sakit. So ang ginagawa natin dyan, sinasabi namin sa farmer, kung kayo ay nagpo-conduct ng pruning o kung anong ginagamit yung kutsilyo o gunting, kailangan po i-disinfect every time na kayo ay lilipat ng puno. So isasawsaw ninyo sa 10% Clorox, yung iba ginagawa nga nila 100%, basta purong Clorox, isasawsaw doon yung gunting. Upunasan, lipat na naman. Yung iba hindi na pinupunosan, lipat ng puno, o gupit na naman. Bago lumipat, sawsaw na naman ulit doon sa Clorox. That way, nasasanitize yung inyong, nadidisinfect yung inyong tools na ginagamit, nababawasan yung risk na kumalat yan papunta doon sa tinatawag nating malipat yung disease. Okay, so, kung bakterya, isa sa pinakamagandang solution dyan, yung pag-control ng bakterya, ito yung aming irerekomenda. Meron tayong tinatawag na trichoderma. Okay, ito po. Tuklas po ng Pilipino itong produktong ito. Ginagawa po ito sa Pilipinas. Binibenta, pinopromote na rin po. Ano ba itong trichoderma? Live fungus po ito. Ang magiging trabaho po nito, kapag ka ito inilagay ninyo sa halaman, ang pinakamaganda kasi dito, yan ay habang yung maliit pa lang, kumbaga kahit sa seeds, kung mag-uumpisa ka pa lang, doon mo yan i-apply, o kaya kung halimbawa nasa seedling tray na, i-deadrench mo yun, o ididilig mo. Ang taglay po nitong trichoderma na to, gawa po ng Biospark, sinabi ko na rin sa kanila, doon sa gumagawa ng trichoderma, dito po, by Biospark, sabi ko, ipopromote ko na ito, kasi nakita ko po, talaga pong maganda yung paggamit nito. So, tatlong strain po ng fungus ang laman nito. Isang galing sa Cagayan de Oro, isang galing sa Nueva Vizcaya, isang galing sa Ifugao. Pinagsama po nila, finormulate nila. Yan po yung laman nung mabibili ninyong trichoderma. Pero tandaan po ninyo ha, Biospark yung nakalagay. Kasi meron kayong mga mabibili niyan, imported. Ay, hindi ko po alam, hindi ko po kabisado kung magkano po yung presyo noon. Pero ito po, abot kaya. At saka po, massive testing na po ang ginawa dito. Tried and tested, maganda po yung resulta niyan. Okay, ang karakteristik po nito, sinabi ko nga sa inyo, dapat yan mabuhay doon sa halaman mo. So, anong dapat mangyari niyan? Padaanin mo sa ugat. Pinakamaganda dyan, yung seeds pa lang, bago mo itatanim doon sa seedbed mo, tatanim sa seedling tray, pinakamaganda niyan,
Isok mo siya doon ng mga 1-2 oras pagkatapos noon, saka mo itanim. Walang negative effect ito. Kahit sabihin mong buhay yan, wala itong negative effect doon sa iyong halaman na itatanim. Hindi nito kakainin yung halaman mo. Ang gagawin pa nito, bukod doon sa pagpuprotekta doon sa mga sakit na pwedeng dumapo doon sa iyong nakatanim, ay ifa-facilitate niya yung tinatawag nating nutrient absorption. So kung naglalagay ka ng abono, mas maganda yung epekto ng abono kung meron kang trichoderma. At bukod dito, yan, nandun na nga yung sinasabi natin na magandang pagkontrol doon sa sakit na nasa lupa. Okay. Ang magandang balita dito, ang mga disease na kinokontrol niya ay ayan, yung Phytium, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctornia at Sclerotium. Yan po, napakatindi po ng protection na ibinibigay niyan. Okay. So, sa trichoderma po, maganda yung magiging, expect mo na talagang maganda yung magiging performance mo niyan. Uniform yung germination, maganda yung paggamit ng abono na ibinibigay mo. Ang method of application niyan, pwedeng seed coat o seed treatment, combination seed treatment at drenching, o kaya kung tatanim ka pa lang, ihalo mo na dun sa media na ilalagay mo sa seedbed at saka doon sa iyong tinatawag na seedling tray. Kung ikaw man ay nakatanim, halimbawa ngayon, tapos ka na doon, nakatransplant na, hindi pa rin po uli. Pwede pa po kayong mag-drench niyan. Idilig na po ninyo kasi ang gagawin na lang po ninyo niyan, 50 grams po ng trichoderma, yun po ay tutunawin ninyo doon sa 25 liters ng tubig. Idilig na po ninyo yan sa bawat halaman po niyan. At sa ganung pagkakataon, binibigyan na ninyo ng chance na yung live fungus po ng trichoderma, yan po ay mabuhay sa inyong halaman. So papasok yan sa halaman mo, tangkay, dahon, ugat, bunga, nandun po yan. So meron kayong magiging kalaban na fungus na gustong umatake o sumira doon sa tanim ninyo, meron na kayong kakampi. Okay. Ganito pa rin po, isa pa rin yung sinasabi ko dito sa trichoderma, fungus po ito. Ang problema po natin dito, kung fungus ito, mag-spray ka ng fungicide, nako po, ay di patay din po ito. So kaya ang gagawin natin po dito, sa ngayon mahirap nating sabihin na sa farmer na huwag ka mag-spray ng fungicide. Kasi kabuhayan nga po nila yung iyong kwan eh, yung iyong sinasabihan na huwag mong i-spray yan eh. Pero base po doon sa aking mga nag-experience, doon sa aking mga nabigyan ng rekomendasyon, eh natuwa naman po sila. Kasi itong problema po ito na kwan na tinatawag natin na mga soil-borne diseases, ito po doon nag-uumpisa yan sa kwan, yung maliit pa lang eh, makikita nila isa-isa. Yun nga po, pinakamagandang nakita kong resulta sa kamatis. May bunga na po yung kamatis, pero isa-isang namamatay. Pero ang ginawa po doon, diniligan lang po ng kwan, solusyon ng trichoderma, nakabawi po, ang bilis nakabawi. Okay po, so kung meron kayong katanungan mamaya, sige, papag-usapan po natin. Okay, ngayon, red spider mites o thrips. Okay, kalimitan po itong red spider mites o thrips. Nangyayari dito, pagka meron kayo nito, lalo na sa talong, kumukulot yung talbos. Kaya may mga farmer na sinasabi nila, naku, meron akong kulang na sustansya. Nakulot yung aking kwa, nakulot yung talbos. Kaya nga sinasabi nila, sir, ano bang pwede kong i-apply na abono? Nakulot yung dahon. Kaya sinasabi ko sa kanila, sir, ganito po muna. Alamin po natin kung yan ay dahil sa nutrition o dahil sa peste. So, paano pinagagawa ko sa kanila? Okay, pinakukuha ko sila ng isang puting papel. So, kumukulot yung talbos, ipagpag mo doon yung kan. Ipagpag mo yung talbos nung talong. Tapos, tingnan mo mabuti. Sir, maliit na maliit ito eh. Kung malabo mata mo, kumuha ka ng katulong kasi hindi mo makikita yung gagapang doon. Maliit na maliit yung parang tuldok lang. Pero, tingnan mong mabuti, gumagalaw, gumagapang. Pag meron kang nakita noon, ibig sabihin, mayroon kang red spider mites. Ang thrips, medyo malalaki. So, yan po yung makikita ninyo kapag ganyan yung dahon ninyo, senyales na po yan na meron kayong red spider mites. Okay. Ang gustong-gusto nitong atakihin yung batang talbos. Kasi ang ginagawa po niyan, yung mouth parts po niyan ay kagaya din ng thrips. Iba yung kanin, hindi basta tinutusok yan eh. Kinakaykay niya yung, pag kinakaykay niya, kakatas yun, ihigupin niya yung katas. Okay. Hindi yan wala yan doon sa ibabaw ng dahon, nandun sa ilalim. Kaya kung halimbawa, red spider mites ang problema, tinatanong ko rin sa kanila, okay, kumukulot. Baliktarin mo nga yung dahon ng talong kasi meron akong gusto makita. Kuhanan mo yung talong, baliktad. Yun, pag kinuhanan yun, makikita ko yun ang itsura nyo. Pag yun ay nagkulay gold,
proof yun, meron kang red spider mites. Okay. Isa pa ring observation doon, yung talbos tumitigas, kumakapal. Sinasabi kasi dapat ang talbos pag hinawakan mo, malambot yan. Yung madaling gumalaw, eh, pero pag matigas yan, kumapal, yun. Senyales din yan ng red spider mites. Okay, yan. Ang sinasabi nga dito, doon mo makikita yung pangungulot. Pero palagi kong sinasabi, pag mayroong kumukonsulta sa akin na kumukulot ang dahon, gusto ko munang malaman kung talagang spider mites nga yan o nutritional deficiency, at kailangan yan ang tumutulong din sa akin para mag-decide kung halimbawa thrips o spider mites, gold yung ilalim. Ito po, kasi yung may gumagawa rin niya ng sapot eh, kaya nga red spider mites eh. Ang paa nga pala po nito ay apat na pares, kaya walo. Yung ordinaryong insekto, tatlo lang. So, meron tayong tinatawag na mga sapot, makikita mo yan. Pag sinilip mo yung ilalim ng dahon, kulay gold, dapat kulay verde yan eh. Pero pag ganyan, nako po, yan po, senyales na yan na meron kayong red spider mites, kinaikay na yan, kaya po ganyan ang kulay ng dahon. Ito rin po, yung thrips, at saka spider, bali yung thrips po pala, yun yung dahilan kaya nagkakaroon tayo ng mga, kagaya ng mangga, ng chiko-chiko. Yung mangga mo, kulay chiko, hindi siya nalalaglag, bunga siya, pero ang itsura niya chiko dahil meron ka nitong mga insektong ito na sinisira yung balat ng iyong prutas. Okay, so kung halimbawa ang problema mo, mites, ito yung pwede mong gamitin. Mamili ka na dito, abamectin, dimethoate, formetanate hydrochloride, chlorpenafir, ayan, so on and so forth. Nasa gitna po yung brand name yan, nasa kanan po yung mode of action. Kaya sinasabi natin, okay, kung halimbawa matagal ka nang gumagamit ng dimethoate, o perfect tayo, maraming gumagamit nito, iwasan mo muna na gumamit ng nasa 1B o 1A na mode of action. Dilipat ka doon sa abamectin, o kaya pumunta ka doon sa ortos, o kaya pumunta ka doon sa kotetso. Yan, ganun po yung aming ginagawang discarte po dyan, para yung mga gagamitin po ninyong mga chemical, sigurado pong maganda yung ibibigay na control doon sa paggamit po ninyo ng mga chemical na to. Okay, so pag control po ng thrips at mites, meron lang po akong ipapaalala sa inyo. Sa unang spray, okay, nag-spray kayo niyan. Halimbawa, ang in-spray ninyo ay Trip Shield o kaya Dicarzole. 5 to 7 days after, kailangan po sundan ninyo. 5 to 7 days after, sundan ninyo. Tatlong kapit po ang kailangan ninyo diyan. Bakit? Yung unang spray mo, 50% ng population mo nasa lupa. Kasi yung kanyan eh, yung hindi pa mapaminsala, nandun sa lupa yan eh. So, yung 50%, hindi mo yung mapapatay ng pag-spray nito. By the time na dumating na mag-i-spray ka ng 5 to 7 days, aakyat yon. So pag akyat noon, 8 a.m., 6 p.m., hindi po dapat mainit. Tapos hanggat maaari, pag nag-spray, di na-sprayan yan. Sprayan din po natin yung ilalim. Basahin po natin. At ito, isang magandang advice nito, o tip, huwag kayong maglalagay ng abono sa time ng spraying. Bakit? Pag naglagay po kayo ng abono, ang mangyayari po niyan, magkakaroon ng population boom. Population explosion. Biglang dadami po yung kalaban ninyong thrips at saka po ng mites. Kasi nga po, yung nitrogen na ilalagay nyo, yun yung magtutulak sa kanya para biglang dumami. So, pag gano'n na nangyari, walang epekto yung inyong gagawin. So, ang kwan po niyan, ang discarte diyan, patayin muna ninyo, pababain muna ninyo yung tinatawag nating mga peste. Mga 3 days after, saka kayo maglagay ng abono. Basta wag na wag po kayong magsasabay ng pag-apply niyan. Otherwise, sayang po yung ating inilagay na pang-spray. Okay, so sa punto pong ito, i-open ko na po yung ating question and answer portion para doon po sa mga gustong magtanong, doon po sa aking mga nabanggit kanina, pwede po nating pag-usapan, sir. Okay po? Okay. Hindi lang po. Sisilipin ko muna yung ating listahan. Okay. Yan. Okay, bababa natin ako. Marami na pala nakalista dito. Okay. Pwedeng imidacloprid, nobaluron, potassium salts. Ayan po, marami po yan. Kasi meron pa rin pong chest, spinosad. Kasi ganito po yun eh. Yung mga binibili nating chemical, meron po kasing
chemical tayong bibilhin dyan na mahina doon sa mga pesting yun. Kaya kung yun ang ginamit ninyo, mahihirapan po kayong kontrolin yun. Kaya nga po, itong aking mga isineshare po sa inyo, yan po, maganda pong gamitin yan. Dahil nga po, yung kinuhanan ko po ng mga reference na to, tried and tested na po, highly recommended nila. Kaya nga po, mas gusto ko yung mga nakikita kong ganun, maipasa ko sa inyo para naman mapakinabangan natin. Kasi itong mga knowledge na ito, kapag ka lang po ito nakatago sa computer, nakatago sa internet, sayang. Dapat pakinabangan ng mga farmers. Kaya ngayon po, kapag kami nagtatanong, ngayon po, isinishare ko, wala po kaming itinatago na mga impormasyon. Kasi ang hangad namin, kayo po ay gusto naming matulungan. Okay po? Ito pa. Si Mr. Joseph Kabayanan? Kabanayan. Kabanayan. Okay, pasensya po. Sir, maganda po ang pest program ninyo. Sir, kung may copy daw po ng pest program. Okay po, pwede po yan. I-share ko po sa inyo. I-PM po ninyo kami dito sa aming Facebook page kasi i-share ko na po ito doon sa aking mga katulong na sumasagot po. Kasi hindi lang po ako mag-isang sumasagot niya. Marami po kami. Para po, halimbawa, busy meron akong inaasikasong isang farmer, meron pong mga tutulong sa akin na ibigay din po yung mga inyong kailangan pong malaman. Okay, si Mr. Dario Yen Simbaho, salamat po sir ma'am. Yung guide po na pang spray sa insecticide, meron din po ba kayo nun? Salamat. Okay, meron po sir. Bibigyan po namin kayo at gayon, ang ibinibigay ko nga po ay active ingredient. Kasi ang gusto ko, okay, binigyan ko yung active ingredient, kayo yung mamili kung aril yung mura doon sa mga nirekomenda ko. Kasi iba-iba po ang presyo nyo. Kahit sabihin natin na pare-pareho yung active ingredient, iba-iba po yung presyo noon. So mamili kayo. Kung alin yung mura, di doon po kayo. Pareho naman po ang epekto noon. Sir, anong brand ng neem extract insecticide? Ayun. Baka singilin ako. Nung kumpanya. Basta, ito, sige. Bibigyan ko kayo ng isang example. Nimactin. Kaya lang sir, ito sasabihin ko po sa inyo, mahal ito sir. Epektibo ito pero napakamahal sir. Meron pang isang kwan isa rin, ang dose niya kalahati ng Nimactin. Ayun din po, hindi ko matandaan eh. Memory gap na sir eh, pasensya kaya hindi ko masagot yung matanong niyo. Pero maya-maya sir, baka mamaya pumasok ulit. Okay. Si Homeres Marlo Dungzal. Sir, sa mga talong ko, puti naman at maliliit, tinatawag yung white flies. Ayun po, nabanggit ko kanina. I-PM nyo na lang po kami para yung complete selection ng pwede ninyong gamitin na mga pesticides, magagamit po ninyo. Pero tandaan po ninyo, kapag ginagamit na ninyo yung listahang yun, kailangan alam ninyo yung dati ninyong ginagamit. Baka kasi mamaya, yung mapili po ninyong gagamitin ay kapareho noon. Ay, sisisihin nyo ako, sir. Sasabihin nyo, hindi naman magaling yung nirekomendan ninyo eh. Kaya ganun ang gagawin natin. Reference lagi natin yan. Hindi kami basta magbibigay ng rekomendasyon. Not unless, alam ko kung ano yung latest ninyo o yung malimit ninyong ginagamit sa inyong bukid. Advisable pa po ba ihabol ang trichoderma sa flowering stage? Sir, wala pong pinipiling stage ito kasi mayroong part na halimbawa nagbubulaklak na. Kagaya nga po nung pan, kagaya nung sinabi ko kanina example, kamatis, namumunga na, biglang lumungkot, biglang nalalantay yung dahon. Ayun po, diniligan nila ng trichoderma, ayun po, nasolusyonan po yung kanilang problema. Gumaling po yung kanilang tanim. Okay. Ayun, Mr. Baltasar Rivera, saan po nakakabili ng live trichoderma? Okay, marami po niyan kung dito kayo sa Laguna, mayroon po diyan talagang grupo na nagbebenta po niyan. Pero kung halimbawa, malayo kayong lugar, gusto niyo kumuha ng trichoderma, bumili kayo sir sa Shopee at saka po sa Lazada. Andun po, sigurado po yun. Hindi kayo makakuanaon, wala doon na sasabihin na out of stock. Meron po doon, makakabili po kayo at yun nga lang sir, may additional cost para doon sa shipping. Pero mura lang po sir ang isang sachet nito. Ang isang sachet po nito ay sa isang drum na po. Sa isang drum na ninyo kakanawin yung kanya pong content po ng trichoderma. Basta tandaan po ninyo ha, pag ginamit ninyo yun, dilagay ninyo sa tubig. Magiging kulay berde yung tubig eh. Doon sa ibabaw, parang mayroong darak. Huwag nyo tatapon yun, no? Kasama po yun sa pagdidilig. Huwag nyong ihihiwala yun. Huwag nyong aalisin po yun. At yun po, buhay na yun. Yun yung ikakalat ninyo doon sa inyong mga nakatanim. At tandaan po ninyo, wala po itong
paraan or wala itong kasama na tinatawag natin na makakapinsala doon sa inyong mga pananim. Okay po. Si Mr. Jesse Galero, to control soil-borne disease using fungicides, ano po ba ang application nito? Through spray ba po o drenching? Sir, kung halimbawa soil-borne disease, kasi nasa lupa yung ating problema, I would recommend po na drenching. Pero yung iba, meron nagsabi sa akin, sir, maganda yung kwan eh. Meron akong spray, meron pa rin akong drench. Kaya ang ginagawa nila, okay, di pinaliguan yung halaman. Pagkaligo, itututok pa rin yung dulo ng sprayer doon sa puno para mabasa. Ayun, okay, meron ka ng pan, meron ka ng fungicide, tsaka meron ka doon sa lupa. Kalimitan naman po itong mga fungicide na to na ginagamit dito. Systemic po ito, kaya po pag in-spray nyo sa daon, sa buong halaman, protektado yung buong halaman nyo at saka papatayin po niya yung nandun sa malapit sa root zone ninyo. Okay, saan po available ang Biospark Trichoderma? Okay, marami po dito sa Laguna, pero ito nga po, nagsabi na rin sila sa akin kahapon, kinausap ko po kasi kumonsulta pa rin ako, sabi ko baka mamaya mali yung aking ipresente. Eh. So sabi nila, basta sabihin mo sa kanila kung halimbawa gusto nilang bumili dito sa Laguna, marami niyan. Pero kung wala kayo makuha sa area ninyo, doon kayo pumunta sa Shopee o doon sa sa Lazada. Meron po doon, sigurado po yon. Sir, kaya po ba ng Starkel o Shin ang EFSB? Kaya po, sir. Kaya po, sir, ng Starkel at Shin ang EFSB. Pero hindi po fully na kailangan mong yun ang gagamitin. Kailangan niya, alternate mo rin po. Ho. Ang ginagawa ko kasi dyan, kapag gumamit ka noon, dalawang beses lang na magkasunod. Kasi Starkel at Shin, dinotefuran po yan, systemic, produktong galing sa Japan. Kasi dati ko yung produkto yan eh, kaya kilalang kilala ko po yan. Magaling po yan sa mga insekto, lalong-lalo na po yung nasa loob. Yung system borer nga po, kaya rin bangawin yan eh. Yun nga lang po, sasabihin ko rin na kailangan i-rotate po yan. Okay, yung ibang mga farmer na mga nabigyan ko na nung recommendation, sinabi nila, sir, okay yung binigay mong recommendation, pero sir, okay magagalit ha. Pinaghalo ko yung iba. Kasi sabi nila, sir, mas maganda pala yung paghalo. Eh, sabi ko, mas maganda nga yung paghalo. Eh, kaso mas magastos. Kaya sabi ko sa kanila, okay na sana yung isa-isa. Sabi niya, hindi sir. Mas kampante ako doon sa pinaghalo. Kaya bahala na po kayo doon. At doon naman yung listahan. Eh, pwede ninyong mamili kayo ano yung pwede ninyong ihalo. Kasi yung iba, sinasabi niya, lanate. Ito, meron akong ihahalo na ibang mode of action. Okay. Sabi ko, matindi na yung lanate. Matindi na rin itong gagamitin mong isang ito. Eh sabi nila sir, mas maganda. Pero sabi ko sa kanila ha, watch out lang doon sa emergence nung tinatawag nating resistant na insekto kasi pag dumating yon ay lalaki yung problema natin. Ayaw nating lumaki ang ating problema at malubog tayo doon sa bagsak na ani. Okay po? Si Alex Ibero, Kuya Marce, ay kay Akan, pag di na po ba kaya ng mga insecticide and fruit and shoot borer, ano pong pwede o alternate doon, magpa-control ng shoot borer? Yeah, kung po yan, kaya po yan sir ng chemical. Yun nga lang po, nasabi ko, marahil doon sa punto na isang mode of action ng ginagamit nyo. Kasi kagaya nito, marami ang gumagamit ng lanate. Sabi nila, magaling sa fruit and shoot borer. Kaya yun at yun at yun ang ginagamit. Eh, to the point na resistant na yung peste, kaya sinasabi nila hindi kaya. Yung cartap din po, ganun din po. Sinasabi nila, maganda nung una pero nung tumatagal, hindi na po. Kaya nga po, iniinganyo namin, base dun sa aking pinakita sa inyong listahan po, yun po yung ating pag-iikot-ikutin. Okay, nakalagay din naman po doon, kahit wag ninyong tingnan yung number of days, ang tingnan ninyo ano yung peste ninyo. Kung ito yung peste ko, ano yung pwede kong gamitin? Kasi yung mga peste po, meron niyang panahon na lumalabas. Kaya huwag na lang ninyong tingnan po yung nakalagay na sinasabi ko sa inyo na mga days after transplanting. Basta tingnan nyo yung peste, okay, nagamit ko na itong isang set na to, ano yung susunod na pwede ko gamitin? Ayun, ganun lang po. At nasa sa inyo po yan, kung ako talaga ang tatanungin nyo, hindi ko i-recommend na cocktail formulation o yung paghahalo. Kasi base dun sa aking mga na bibigyan po ng rekomendasyon, isa lang, pero minomonitor ka naman po eh, happy na sila. Pero sabi nila, mas happy sila pagka pinagsama. Okay po? Ito po, meron pa po. Ay, ayaw bumaba. Okay, si Esno Zabada, ano po ba gamot sa sili na namamaltos? Ayun, okay. Sir, yan po yung aming topic last week, yung tinatawag nating anthracnose o kaya po lapnose. Okay,
Kung halimbawa po hindi sapat yung ating control na ginagamit para po yan ay malabanan, lalaglag po talaga tayo, sir. Talagang masakit ang ulo niyo diyan, sa totoo lang po, kasi marami na po akong nakausap na farmer, marami na pong sumangguni sa akin. Kaya nga po, ang sinasabi ko po diyan, okay, meron tayong chemical control, meron tayong physical control, meron tayong nutritional. Kasi hindi lang po pwede na gagamitin mo yung mga kuko na yun. Gagamitin mo nga sa sili mo yun. Mahina naman yung sili mo. Kasi isa sa dahilan po kaya kayo tinatamaan ng anthracnose o yung tinatawag nating lapnos, yun po ay dahil laglag ang supply ninyo ng o kulang kayo sa calcium. Meron kayong calcium deficiency. So, papaano natin ibibigay yan? Hindi po natin pwedeng ibigay yan through doon sa ugat. Kasi ang calcium po, immobile nutrients yan. Ibig sabihin yan, pag inilagay mo sa lupa, pupunta lang yan doon sa mga mababang dahon, paakyat ng paakyat, hanggang doon sa punto na habang lumalayo yung dahon mo doon sa lupa, ang mangyayari niya, umuunti na yung calcium. Eh what more kung dumating ka na doon sa bunga? Talagang kaunting-kaunti lang po ang nandun sa bunga. So para maiwasan po natin yan, para masupplyan natin yung kakulangan ng calcium, mag-i-spray po tayo. Foliar spraying ng pure calcium, ang gagamitin po natin dyan, Yaravita Caltra. Spraying po natin yan at the rate of 100 ml per 16 liter. Ang interval po natin dyan, 15 days. Yun po. Hindi po pwedeng kwa na, dalawang spray lang yan na habang kayo'y umaani, sige ng sige po yan. At tandaan po ninyo, pag binigyan kayo ng rekomendasyon tungkol sa lapnos, yung inyong sili na may tama na po, hindi na po gagaling yun, ho? Ang maaapektuhan po dyan, ang makokontrol dyan, magbabago dyan, yung mga bagong bunga. Yun na po ang makikita ninyo na, aba, hindi na tinatamaan ng lapnos yung aking mga sili. Kasi yung sinasabi ng iba, eh sir, bakit ganoon? Meron pa rin akong lapnos. hindi gumaling yung lapnos. Eh tinanong ko, kailan ba na nag-spray? Ganito pa na. Ay sir, hindi na po pwede yun. Yung mga bagong lalabas lang po ang ating makikitang bago. Yung mga may tama po, ay talagang may tama na yun, hindi na po yun gagaling. Okay? Si Joseph Cabanayan, sir, pwede bang i-mix ng trichoderma sa abono? Yes po, pwede po. Ang ingatan lang po natin, huwag kayong mag-i-spray kung kayo ay may trichoderma. Kasi buhay po yun eh. Fungus yun, mamamatay po yun kapag ka po ginamitan natin ng fungicide. Kung ang gagamitin lang po ninyo ay yung tinatawag nating abono, wala pong problema yan. Okay. Sir, ano pong insekto po sa talong ang nakakaya ng cypermethrin? Okay. Ang cypermethrin po, pwede din niya patayin yung fruit and shoot borer ninyo. Kung tatamaan, yung wala pa siya, yung halimbawa, paro-paro, tinamaan ng spray, pwede po yan. Kasi generally, contact insecticide po ito eh. Magaling po ito, mura, epektibo. Dahil, kaya nga lang po, dahil dun sa kamurahan niya, iyon ang naging dahilan po. Kaya rampantly, unabated use, kumbaga hindi na regulated si farmer, tira ng tira. Kasi mura lang eh, pag anong, lalo kung una niyang ginamit, at talagang daglag ang peste. Pero hindi niya namamalayan yung malimit niyang paggamit noon. Doon nag-uumpisa yung magiging sakit ng ulo niya. Kaya nga po, nire-regulate natin, tinutulungan natin ng farmer, okay na kayo gumamit, pero huwag naman po na kung inumpisahan ninyo noon hanggang dun sa huli, sa susunod na season, ganun pa rin po. Nire-regulate po natin kasi alam natin na kabuhayan ninyo yung pagsasakay. Ayaw namin po na malaglag yun kasi alam naman ninyo, ang hirap ng pananalapi ngayon, gagamitin ninyo yung pondo tapos hindi kayo makakaano, hindi kayo makakabawi. Sayang naman po. Okay po? Si Dar Yuyen Simbahon, pwede po ba neem products, sir, para sa insektong fruit and shoot borer? Pwede po, sir. Yun nga lang po, sir. Ang problema po noon, kasi anti-feeding po yun eh, anti-growth regulator po. Ang problema doon, sir, napakamahal. Napakamahal po, sir. Ayoko na lang sabihin yung presyo, pero mahal talaga, sir. Yun po. Okay. Wala na yata. Ayun. Si Bong Nuts, gamitin namin Unique 16. Maganda po. Kaso, lapnos po ang problema. Ayun. Tama nga po. Lapnos po magiging problema nyo. Kasi sir, Unique 16. Ang Unique 16, triple disease po yun. Anong taglay niyang sustansya? Nitrogen, phosphorus, potassium. Eh, sabi ko po kanina, kung kayo may kwan, para maiwasan ng lapnos, may calcium kayo. Walang calcium yun.
Kaya kailangan, sir, meron kayong calcium. Magpapaspray kayo para masuplayan ng calcium. Magpaspray kayo ng Yaravita Caltrac po. Yun po. Ang pinakamagandang approach pag-control ng lapnos, foliar spray po, ho, hindi basta ilalagay sa lupa kasi marami kayong mabibili diyang abono na may calcium. Sasabihin nila, pwede ito, hindi po pwede yon. Kasi sa lupa yun eh, ang kailangan nating solusyonan, yung bulaklak mo, yung talbos mo, at saka po yung lumalaking bunga. Doon natin papupuntahin. Kaya pag nag-spray tayo ng foliar calcium, kailangan basain natin yon para pumunta doon yung kinakailangang calcium. Makatutulong sa atin para malabanan po yung lapnos. Okay po? Hirap naman itong bumaba. Ayun, okay. So, sa puntong ito, palagi ko, yan na yung last problem ko natin. Last question natin. So, ipapagpatuloy ko na po yung ating presentation. Okay po? Yan. Okay. Ang nire-request po namin sa inyo na kami ay i-follow ninyo sa Yara Philippines Facebook page. Pwede ninyo kaming i-like, pwede ninyo kaming i-share sa iba para naman po malaman ng iba na mayroon palang mga aktibidades na ganito na pwedeng makatulong sa larangan ng pagsasaka ng mga Pilipino po. Okay po? At ayun din po, bukod sa Facebook page, meron kami tinatawag na YouTube page din po. Yung Yara Fertilizer, meron na po kaming YouTube page ngayon. Ngayon, yung mga ginawa po namin, halos 40 na po yun eh. 40 episodes na yun ng FB Live. Doon, makikita po ninyo. Kung halimbawa po, nung kami ay nag-air noon, hindi ninyo, wala kayong time noon na panoorin yun, pwede kayong pumunta dito, balikan po ninyo. Doon po ninyo makikita, mababalikan, marireview paulit-ulit ninyong panonoodin yung mga nagawa na naming mga Facebook live sessions po. Okay, so ang Yara Fertilizer po, ito ay nagse-celebrate ngayon ng 115 years anniversary po. At bilang pasasalamat nga po sa magsasakang Pilipino at sa pagbibigay pugay doon sa mga ginagawa ng ating mga magsasaka. Ngayon po, inaanyayahan namin, bumisita kayo doon sa mga tindahan ninyo, binibili niyo yung mga supply ninyo para sa agrikultura para makita po ninyo yung aming mga regalong diskwento para po sa inyo. Okay po? So, sa punto din pong ito, ako po ay nagpapasalamat doon sa sumali doon sa aming nakaraan ng mga contest, yung tinatawag nating kwento ng Ani Vlog Contest. Okay, mayroon na po tayong grand winner, taga Mindanao po, at yan po ay sa katauhan ni Mr. Rayjun R. Vivas. Maganda po yung kanyang nagawang video. Talagang matutuwa po kayo kapag ka po yun ay napanood ninyo. Biruin ninyo, sir. Nakakabagbag dandamin yung kanyang kwento. Pero gayon pa man, sir, sa tulong ng Yara, nakita ninyo, nakabangon siya. Maganda yung naging epekto. Kasi dati nga po siya ay hindi niya kilala yung Yara. Traditional user lang siya. Pero dumating doon sa punto na may nagpakilala sa kanya ng Yara, yun na yung ginamit po niya. Pero kung kayo may chance po na panoorin yung video niyan, tingnan po ninyo at makikita niyo ang ganda po nung pagbabago ng buhay niya. Okay, congratulations po Mr. Vivas. Mabuhay po kayo. Okay po, so sa punto po rin ito, ako po ay nag-aanyaya sa inyo na every Friday po meron kaming mga episodes na ganito, alauna hanggang alas dos. Kay holiday po yan, kay may pasok, diretso po itong programa namin. So, marami po kaming mga nakalaan or nakahandang mga programa na pwede namin, yung mga kaalaman na i-share namin sa inyo. Gusto namin po itong mga nakaalaman namin to, hindi lang nandoon sa database namin, hindi lang nandoon sa computer namin. Gusto namin, alam namin, maganda ito, i-share sa inyo. Ayun po, gamitin ninyo para po mapaganda natin ang ani ninyo. So, abangan po ninyo sa mga darating pang Biyernes ang aming mga episodes. Jerome, meron pa ba tayo dyan kwan? Mga questions? Okay, ayun, merong humabol sa isa, si Mr. Randy Marinay. Good afternoon po, sir. Pwede po ba gamitin ang trichoderma sa ampalayan na namumunga na pero inaatake ng bacterial wilt? Yes, sir. Pwede po yan. Wala po tayong pinipiling edad. Basta kayo po ay tinatamaan na nung soil-borne diseases, yan po ang pwede nating pangontra. Meron pa rin pong humabol na isa, si Noy G. De La Mata. Sir Marce, salamat po sa advice mo. Nakaka-recover. Yes! Yun ang magandang tingnan doon. Magandang pakinggan doon. Nakaka-recover na ang aking sili. God bless po.
Ay, salamat po at ka nakakatulong kami sa inyong mga magsasaka. Nakakatawa po ng puso yan, sir. So, sa punto po ito, si Marcelo Espiritu po, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Nagpapasalamat po sa inyo at nakasama ko yung hapon. Aming salamat po at magandang araw po ulit. Muling sisibol ang panibagong taon. Tayo pa rin ang magkakasama. Sa bawat unos at hamon, tayo pa rin ang magkasangga. Ito ang kwento. Ang inyong ani ay ani ng sambayanan. Sa inyong kabayanihan, para sa masaganang bayan. Kwento ng pagsulong. Kahapon, bukas, ngayon, hindi kami magsasawang magbigay-bugay at sa mga susunod na henerasyon, pasasalamat ay aalay. Kwento ng pagsalubong. Sa bawat pagsisikap, katapat ay magandang hinaharap. Uusbong ang bayang progresibo, kaya kami ay saludo sa inyo. Saludo sa mga magsasaka. Kasama ang Yara, aangat ka. Katuwang ang Yara, aahon ka. Ito ang panatang makayara, na patuloy na isusulong ang Pilipinong magsasaka. Mabuhay ka. Ay, sa mas magandang buhay.